Mga ka-taxpayer kong mahal, sandali lang. Good example, let us support taxpayers. Mga ka-taxpayer kong mahal, minamahal kong mga taxpayer. Panahon na po na tayo po ay magsama-sama. Ang ginagawa ho kasi sa atin ng BIR, dinidisrupt ho yung business activity natin. Nawawalan ho tayo ng negosyo. Sinususpindi yung negosyo natin, nakikialam, gusto lang nila maging relevant sa buhay natin. Okay lang naman yun. Pero wag ho silang maging disruption. Number two, ang ginagawa ho ng BIR, dinidivide ho tayo. Ina-isolate tayo from one another. Para ho, hindi ho tayo makakuha ng suporta bawat sa isa. So, andito po ako. Kung wala akong magli-lead sa inyo, present po, sir. Ino-offer ko yung services ko, yung oras ko, i-lead kayo sa tamang pagbabayad ng buwis at labanan po ang mga BIR, harassment, and corruption. Nandito ho ako kasi gusto kong i-commend. Ayan. Natanggap ko ho ito sa isang kaibigan ho natin na taga sa bandang North. Kung nangangailangan ho kayo ng tawag nito, ng serbisyo pang bookkeeping, ito hong taong ito. Ito, yung sinasabi ko sa inyo, itong si, yan, pag-clinic nyo, ayan, si Angeline Eason, ayan, sina-shoutout ko siya. So, baka kailangan nyo ng serbisyong pang-accounting or pang-taxation, pwede ho nyong i-PM siya, lalong nasa sa mga North. Ito ho ay very disturbing. Ayan. Galing ho ito sa, pinadala ho ito ni Jilin, Angeline, National Bureau of Investigation. Press Statement, November 30, 2021. Pwede po ninyo yung i-Google or pumunta ho kayo sa Facebook, mababasa ho ninyo yung kabuuan. At nagre-react lang ho ako dito at sineshare ko yung observation ko. Dito ho sa NBI, arrest BIR employee for extortion. Yan po yung aking laging pinoprophesize. Madali hong hulihin ng mga taga-BIR. Kailangan ho lang natin na maging matapang tayo sa paggamit ho ng ating karapatan. Wala ho tayong binaviolate na batas kung ginagamit ho natin ang ating karapatan. Katulad ho nito, may karapatan ho tayong i-preserve yung ating negosyo. Ayon ho dito sa report na ito, ayan, pwede ho nyong basahin, dadahan-dahanin ko lang, yung hong concern na revenue officer ay humihingi ho ng 150,000. Ayan ho, oh. Taga Bantay, Ilocos Sur. Ayun pala yun. Okay? So, sabi, totoong liability mo is 300,000. Ayun, oh. Assessed tax liability, 300,000. Pero, sabi dito, ang re-receivehan mo, re-receivehan lang daw is 150,000. So, yung kalahati na 150,000, sabi dito, will not appear on paper. Natatawa ako. At yun daw ay compensation for reducing the tax liability of the taxpayer. So, ang ginawa, ang kwento ganito. Yung revenue officer daw po ay nag-issue ng assessment na 300,000. Ay, siguro mas malaki sa 300,000. Okay. Gagawin na lang namin, sabihin na natin, kwento lang, hindi ko alam anong nangyayari, pero ito ay sinasabi ko based sa imagination ko. Sige. Karaniwan itong nangyayari. Ang assessment namin sa'yo is 1 million. Pero, 300,000 na lang, sabi ng ganun. Tinawaran yung revenue officer. Tinawaran yung sarili.
Oh, assessment namin 1 million, pero 300,000 na lang. Siyempre, matutuwa. Kahit sino man naman, kahit ako naman, matutuwa din. Ah, talaga? Salamat, salamat. So, yung taxpayer humingi, oh sige, bigay mo na sa akin yung assessment notice. Ah, tandaan nyo, ah, dapat may assessment notice bago kayo magbayad. That's the rule. Ah, hindi. Hindi kita bibigyan assessment notice. Ito yung BIR form. Bayaran mo, akin na yung 300,000. Hindi, akin na yung 150. Yung 150, diretso mo sa banko. Eh, bakit ganun? Yung 150 ay compensation namin. For reducing your taxes. Ang masakit nito, ako po, kinokomment ko rin po yung action, mabilis na action ng NBI, National Bureau of Investigation. Sir, napakaganda ho yung press release ho ninyo. Marami pong taxpayer ngayon na nag-iisip na. Ha? Na pumunta sa opisina nyo at i-entrap din yung napakadaming BIR officials. Kaya lang, sir, paki-follow up nyo nga ho dito, yung BIR officials dito sa may National Capital Region na nahulihan ho ata ng 75 million na dala-dala sa parking lot, kung natatandaan nyo yun. Dala-dala sa parking lot yung 75 million. Nahuli ng NBI yun. Nahuli. Na-promote! Nakakabaliw, sir. Yung revenue officer, na-promote. Ah, naging group supervisor. Paano ka nangyari doon? So, nakakalungkot na balita yun nung natanggap ko. Pakicheck nyo nga, sir, kung na-promote ba. Nahuli na may 75 million. Na-promote. Lagay yung 75. Eh, sir, nakakalungkot naman yung ganung klaseng balita. Pakicheck nyo nga, sir, kung talaga bang na-promote. Kasi ang balita natin dyan is na-promote. Actually, pag nahuli ka in court in the act, delikadesa lang eh. Delikadesa. Katulad nung mga nahuhuli ng BIR employee, delikadesa lang eh. Mag-resign na kayo, sir. Mag-resign na kayo. Diba? Kasi ang sinumpaan yung tungkulin, ha, may out of office kayo eh. Eh, susundin nyo yung batas. I-uphold nyo yung constitution and our laws. Eh, hindi nun yung man ina-uphold eh. Diba? Mag-resign na ho kayo, sir. Mga ma'am, kung sino man kayo nandiyan dyan sa BIR. Alam ninyo, mas maganda pa, bigyan ho ninyo, eh, kung sino man yung magiging, alam ko, DOJ prosecutor ang hawak nito, magkaroon kayo ng bargain agreement. Sir, hindi ko pinangungunahan ng DOJ, hindi ko rin pinangungunahan ng korte, hindi ko pinangungunahan ng NBI. Ako lang po ay nagsasalita based sa aking observation, sa aking feeling, sa naiisip ko. So, wala ho akong pinatutungkulan na tao dito. Aliwanag ho yan. Ang sinasabi ko ho, halimbawa may nahuli ho kayong mga ganitong klaseng BIR employee, please, makipag-bargain. Pwede naman ho yan, isa batas natin. I-trace ho ninyo, sir, sino ho yung mastermind. Hulihin ho ninyo yung mastermind. Kasi mga ito, mga ano lang ho yan eh, mga yung maliliit na isda. Hulihin natin yung malalaki. Yung talagang nag-iisip kung bakit may ganito sa BIR. Diba? Yun ho yung nare-request ko lang ho sa mga otoridad natin. Ayan. So, ang gagamitin po ninyo dito, tinuturuan na po kayo ng NBI, ito po yung gagamitin nyo, which is lagi ko rin sinasabi, gamitin nyo nyo yung section 269, letter D. Ayan. Pwede ho natin ding hulihin yung mga BIR officials using section 269 letter D. Ayan, daming kaso nito. Dapat yan, suspendido na kagad yan ng ano, isang taon eh, na walang bayad. Wow. To prevent, baka mamaya eh, ma-promote. Nakakatawa. Na, ma-promote siya, maging revenue district officer na itong babae. Magaling ka, nahuli ka, promoted ka. Nakakatawa. Pag ganun na nangyari, pre-promote. Nahuli ka, nangongotong, ipopromote ka namin ng RDO. Ang galing mo! Yan ang mga kailangan namin sa gobyerno. Nakakatawa, no? So,
sana po maging huwaran sa atin. Hindi binanggit yung pangalan ng taxpayer eh. Maganda naman po na hindi binanggit yung pangalan ng taxpayer para lang ho sa kanyang seguridad. Pero ito hong sinasabi natin, dapat ho meron hong reward. Ang BIR ho, nagbibigay ng reward kapag ituturo mo sa BIR, magiging hunyanggo ka, magiging para kang tawag nito, taxpayer ka na meron kang suot-suot na bayong sa ulo mo, tuturo mo ito, tax evader ha, bibigyan ka ng BIR, 1 million. Ang tawag doon, informer's reward. Yan. May batas na ganun. Dapat, sir, kung nakikinig sa akin, ha, si congressman, magaling ho yung congressman na yan, ha, Salceda, ha, congressman Sakdalan, sir, gawa ho kayo ng batas na magbibigay ho ng incentives o reward sa mga taxpayers na magtuturo, na magiging matapang para ituro ho yung mga corrupt sa government. For example, bigyan yung 500,000. Wag na ho, 500, masyado malaki. 100,000, sir, ang daming taong walang negosyo, walang hanap buhay. Ituturo nila, ito, korupto. O, di natanggal na yung tao, di ba? Bigyan mo 100,000 kasi mas malaki yung matitipid ng gobyerno kung yung tao magtuturo. So, please, magkaroon tayo ng taxpayers reward para ho dun sa mga taong magtuturo. Para ho dumami ho yung mga tao na namanguhuli na mga corrupt sa BIR, di lang sa BIR, kung hindi sa lahat ng government agency. Di ba? Ituro din ninyo yung mga cohorts ng mga BIR. Ang hinuhuli ho ninyo yung fixer eh. Hindi ho masusolusyonan yung problema ng ating bayan kung sa fixer kayo nakatingin. Kasi yung fixer is a result of corruption inside a government agency. Okay? So, ulitin ko lang mga ka-taxpayer kong mahal, gamitin ho nyo yung section 269 kung gusto nyo hong ipaliwanag ko sa inyo ko nung session. Siguro nga, andyan dyan yung kaibigan natin si Angeline. Jeline, tulungan mo nga ako. Ha? Let us give a reward. Ako ho, magsisimula, magbibigay ho ako ng 1,000 pesos. Yan lang ho yung kaya natin. Eh. 1,000 pesos tulong pinansyal doon sa taxpayer na nagsumbong dito sa NBI. Ayan. Kung sino man ho kayo, kontakin nyo. Ito pala yung may picture. Oh. May picture yung babae na nahuli. Ito ata yung NBI. Ito ho yung taga BIR. Ayan. Check nga natin yung picture. Palakihin nga natin. Chuk! Ayan siya. Meron pa ba? Ayan, yung pagkakahuli niya. Nakikita ho ninyo sa picture. Tingnan natin yung ibang picture. Okay. Hindi, ayun. Hindi ko alam kung ano ginagawa ho nito dito. Pero ano ba to? NBI, o, di ba? Nakasulat dito, NBI. Ito ata yung babae. Pero hindi natin nakikita yung ID. And, sa banda rito, ano ka nangyari dito? Ayan na ho. Pinakikita na dun sa babae yung hinawakan niyang 150,000. Tinakpan niya na yung mukha niya. Bakit kaya niya tinakpan yung mukha niya? Mag-comment nga kayo diyan sa baba. Ha? Mag-comment nga kayo diyan sa baba. At sabihin niyo ho sa baba kung ano ho yung inyong comment. Tama, comment. So nawala na. Hindi ko na alam kung nasa yung ano natin pinag-aaralan. Ayun, eto. So again si Angeline Eason, ayan po siya. Kung kailangan ho ninyo ng services ng bookkeeping at saka ng tawag nito accounting, pwede ho ninyong puntahan 'yan. So ipaki-comment lang ho ninyo sino ho yung taong nagsumbong nito. Paki-comment ho sa baba. Ha? At ako po, kung nakikinig ho yung nagsumbong nito, ito ho ang pwedeng mangyari. Hindi ko sinasabing mangyayari. Potential. I-issuean ho kayo ng sangkatutak ng na assessment ng BIR. Lalo na yung mga kaibigan nito, magre-retaliate yan. Okay?
Uy, o-audit ka ng kung 2018 to, 19, 20, 21, i-audit ka. Expect mo na yan. So, tutulungan kita para hindi ka ma-audit. Number one. Number two, kung existing na yung audit mo, dito sa particular year na pinag-uusapan na ito, itutulungan kita para sagutin yung assessment. Wala hong bayad. Walang bayad. Tulong ko po sa inyo. Kontakin nyo lang po ako. Ako po personally tutulong sa inyo para mapababa ho yung assessment. Ma-check ko kung tama ho yung assessment ng BIR. At kung tama, wala tayong magagawa. Babayaran natin yon. Kung mali naman, tuturuan ko kayo para i-correct yung mali na ginagawa ng BIR. Yan ho ang expertise ho natin. Mag-reduce ng deficiency assessment. At kung gusto ho ninyo, para hindi ho kayo maharas ng BIR, eh, meron ho akong gagawin na hindi ho kayo mai-issuehan ng assessment sa 2019, 20, 21. Kontakin nyo lang ho ako. Ayoko ho kayong maharas. Ayoko ho kayong ma-disappoint. Okay? Ikaw na nagsumbong. Ah, basta't i-prove mo lang na ikaw yung nagsumbong. Baka lahat naman ng tao sa Pilipinas eh, ako nagsumbong yan. Para lang makakuha ng libreng serbisyo ko. Wag naman. Yung tao lang nagsumbong. Pero kung magsusumbong ho kayo at makakahuli ho ang NBI na mga ganitong BIR official, again, offer ko po sa inyo. Wala ho ako maibibigay na sapat na halaga para masuportahan ko kayo financially. Ang tulong ko lang ho sa inyo, eh, i-check kung tama ho yung ginagawa ng BIR sa inyo, kung legal ho yung ginagawa ng BIR or illegal, kung tama yung assessment, baka naman overstated yung assessment, and sa mga nakikinig, nanunuri, at nagbabarubal sa akin, nagbubudol sa akin, eh, maggagawa ho ako ng isang trust fund na pwede ho nyong ilagay yung pera ho ninyo doon, mag-donate ho kayo. Tapos pag may ganito ho mga klase ng tao, matatapang na tao ho ito, yung mga taxpayer na nagsusumbong sa NBI para mahuli mga taga-BIR, tulungan ho natin financially, kahit 10,000. O, ako nga, sabi ko, pag na-reach ko na ho, sir, ma'am, yung 10,000, eh, ibibigay ko sa inyo through GCash. Yung gusto mag-donate ho, eh, comment lang kayo below. Kung magdo-donate kayo. Once na na-reach ko na ho yung 10,000, eh, bibigay ko na ho ito sa taong yan. At malalaman ho ninyo, yung nag-donate lang, malalaman nyo kung sinong tao. Pero kung yung hindi nag-donate, hindi ko ho i-expose yung pangalan ng tao. Okay? So, ako 1,000 ko. Kailangan ko na lang ng 9,000. O di, kung meron kayong tigo 1,000 dyan, 10 lang tayo, bigyan natin dun sa tao. Kung na nakikinig si Angeline Eason, baka kilala mo itong taon to, eh, sabihin mo lang sa kanya, itong tulong ko ay, siyempre, may expiration. Kung ayaw niya, hanggang December 15 yung offer ko sa kanya, natutulungan ko siya. Dapat makuha ko yung confirmation before December 15 or on December 15. Otherwise, ipoforgo niya yung kanyang privilege na sinasabi ko rito. With that, mga ka-taxpayer, kung mahal, panatiliin ho natin ang ating sanity. Wag ho tayong maniwala sa mga BIR officials kasi ang kanilang karamihang ginagawa labag ho sa batas eh. Diba? Katulad ng ginagawa nila, meron daw silang compensation pag-reduce ng taxes mo. Okay? Hindi ho totoo yon. At sa mga official naman, na matataas na official ng BIR, sana naman po linisin ninyo yung inyong ahensya. Kung mapapansin ho ninyo yung mga nag-comment dito sa NBI press release na to, galit ang tao. Open secret. Open secret na talamak talaga ang graft and corruption sa BIR. So, with that, mga ka-taxpayer kong mahal, peace and happiness be with you for life. See you later. Mga ka-taxpayer kong mahal, isa ho itong videong ito sa mga totoong nangyari sa buhay ng taxpayer. Ginagampanan ko ang tungkulin ko na mapaalam, mabigyan ng magandang options ang mga bookkeepers, accountants, lawyers, at ikaw na taxpayer para huwag ka nang matakot.
Wag kung ano man yung susunod mong desisyon, siyempre hindi ko na alam yon, maaring illegal yung desisyon na yon o legal. Yung mga taong hindi nakakaalam o nakakaintindi ng deficiency tax assessment ng BIR, 99.9% ng kanilang desisyon ay illegal. Ayoko pong mangyari yan sa inyo. Kaya ini-invite ko po kayo na bago kayo umaksyon, intindihin, pag-aralang maigi yung deficiency tax assessment ng BIR. Ito ho ay isang example ng deficiency tax ng assessment ng BIR. Ayan po, preliminary assessment notice. Ang isa pa hong klase ng assessment ng BIR, yung tinatawag pong notice of delinquency. Yung pangatlo po ay formal letter of demand. At yung pang-apat, final decision on disputed assessment. Oh. Ito ho yung number 1 dyan, ito yung number 2, ito yung number 3, at ito yung number 4. Kadalasan, pare-parehas lang naman po yung laman ng kanilang assessment. Paulit-ulit lang, katulad ho nito. Yan. Ito ho ay isa sa mga nag-consulto sa atin. At nalaman nila na maliit lang pala ang babayaran nilang buwis. Okay. At nalaman din nila kailan nila dapat i-protest itong mga ganitong klase ng assessment. Ayan, kung mapapansin nyo, nandiyan dyan yung aking mga lecture sa kanila. Okay? Ito ho ay totoong nangyari sa buhay ng isang taxpayer. Ayan. So, bago ho kayo umaksyon, simple lang naman po yung mga assessment ng BIR. Ha? Sa 35 taong ko nang pagpa-practice bilang taga-hatid ng balita, magandang balita sa mga taxpayer, ay nalaiintindihan itong mga taxpayer nito na hindi pala sila dapat matakot at hindi sila dapat magmadali sa mga maling desisyon. At hindi rin nila na-exercise yung kanilang pagkakamali na kumuha ng maling consultants, bookkeepers, accountants, or lawyer. So, mag-re-release ho ako ng ganitong video paulit-ulit. May mga kasama na ho tayong mga lawyers. Meron na ho tayong legal department. So, kung wala pa ho kayong legal department, lumapit lang ho kayo dito. At kami na po ang magiging legal department nyo. At magkakaroon din ho kayo ng tax compliance department. Kami na po ang tax compliance department ninyo. Available ho kami during office hours. Pasensya na po para dun sa iba na hindi nyo ho makikita yung kabuuan ng mga videos dito sa YouTube o kaya sa Facebook. Ang ibibigay ko lang ho sa inyo ay mga tidbits, okay? Kasi po, yung kabuuan ng video yan, lalong-lalo na po yung nag-consult sa akin, i-re-record ko ho yan at ibibigay ko sa inyo para paulit-ulit ho ninyong mapanood at paulit-ulit ding mapanood ng mga taong pinagkakatiwalaan nyo na magsosolve ng problem po ninyo. At kung kulang ho kayo sa mga taong magsosolve ng tax problem nyo, andito po ang inyong tax specialista. Nag-o-offer po ako ng mga serbisyo pampubliko. Yan po kasi ay nakatadhana sa batas ng Certified Public Accountant. Ako po ay isang CPA at nag-o-offer nga ho ako ng services sa inyo. So, kung kailangan nyo po ng tulong ko, available ho yung aking Facebook account, mobile numbers, websites, at yung YouTube account ko. At inire-report ko rin ho sa inyo, magkakaroon ho tayo ng mga donors. Kung gusto nyo mag-donate sa akin, willing po akong tanggapin yung donation ho ninyo. Kaya lang po, ipadadaan ho natin ito sa YouTube. So, may tatlo ho tayong donor levels. Ito po yung level 1. Ito ho yung, sa level 1, may mga makukuha kayong benefits. Sa level 2, may makukuha rin kayong mga benefits. Iba naman dun sa level 1, o mas mataas sa level 1.
At yung level 3, makakakuha rin kayo ng benefits, pero mas mataas sa level 1 and level 2. Maging donors ko na po kayo, kasi yung donation po ninyo, gagamitin po natin para mapalaganap po natin ang tamang pagko-comply sa ating batas. So hanggang sa muli mga ka-taxpayer kong mahal, peace and happiness be with you for life.